Bigyan natin ng opening statement ang ating mga panawin din sa na dinala nila sa umaga nito. Kajimi? Natutuwa po ako na yung hindi ko nakita kahalagaan sa kutsiri yung pinataglayan ng isa pabilyo. Ganun po yung kahalagaan ng reforma agrario. Kaya yun eh, nasabihin ko sa inyo, Bishop, sa Leviticus 25, ang Diyos pa nagkuha ng Jubilee, nagpahayag ng araw ng paglaya. Kung ang Diyos ay nagpahayag ng araw ng paglaya, bakit naman ang ating presidente ayaw palayain ang Asyenda Lucida at may pamumun sa kamay ng mga magbukit? Lalo niya si Pangulong Aquino, tuloy dadaan niya, ito ibang daan to. Para sa amin po, ang daan matuwid, ikaw ang boss ko. Ang ibig po sabihin nito ay tuloy-tuloy na implementasyon ng Agrarian Reform Program na kung saan ito po ay isang social justice program na mag-aangat ng kabuhayan at kinabukasan ng mga milyon-milyon magsasaka at mga thousand of employees at saka ibang stakeholders ng Department of Agrarian Reform. Kung si Pinoy ay talagang nagmamalasakit para sa kaunlaran, kapayapaan, gawin po niya na maging malaya ang tinatawag na Hacienda Lucida at sa mga big land holdings and small land holdings, ipamahagi ang lupa, hindi lang ngayon, kundi beyond 2014. Maraming salamat. Kami pahabol kong tanong sa inyo, ano daw gagawin nyo? Kami po ay mga series of mass meta legal actions. In fact, nagsimula na po kami last week. Tuloy-tuloy po ito, marami pong magkakampo. Ina-expect po namin na may mga magsasaka na darating. Nagsimula po kahapon, kaya po kami nanawagan na sa lahat ng mga carp advocates, nagmamahal, sa programang ito na mag-isa na sa amin, whether kung saan man kayo kampo, basta minamahal po ninyo ang Social Justice Program, Agrarian Reform Program, ay sama-sama na po tayo hanggang maipamahagi ang lupa sa lahat ng mga walang lupa na mga magsasaka. So, meron po kaming rally, October 4, meron din pong press conference at nandun po, sana po nandun po ang ating mahal na bishop na alam po namin, siya po ay isang malaking haligi, lalong-lalo na po tuwing kami po ay nagmamarcha para maisakotoparan o kaya magkaroon po ng batas ng extension ng program. So, meron din po kaming gagawin na iba pang mga actions na alam namin na ito po ay makakabuti para makamtan po namin yung deletion ng item number 5 at ang reformang agraryo ay tuloy-tuloy beyond 2014 po. Salamat po. Ms. Beth, Manis. Ang amin pong mga panawagan ay una, magkaroon ng comprehensive and impartial investigation on the impacts of the Philex mine spill to the watershed, to the people, and the impact communities. Technical assessment on the safety of the TP3 dahil talaga pong questionable ang TP3 na naging dahilan ng spillage, hindi force majeure. Ikalawa, laboratory testing of the TP3, the river system, and the SR, the San Roque Dam water system. Tapos po, kailangan na rin pong manawagan tayo, ilinaw po natin sa publiko, yun pong mga isda na nakukuha sa San Roque Dam sa labas ng tilapia at carp ay hindi tested as safe. Kailangan pong ipaliwanag na yun pong mga isdang iyon ay hindi dapat kainin o hindi dapat ipagbili. Pero nakita po namin, ipinagbibili na po ito sa labas ng San Roque Dam communities. So kailangan po nang manawagan tayo ng safety on the matter. Tapos kailangan din po ang relief, rehabilitation para po doon sa mga affected communities. Gayun din po, i-ensure ang compliance ng PhilEx sa lahat ng mga environmental laws. Pagbayarin doon po sa damages to doon po sa spillage at kailangan din pong pagbayarin doon po sa pagkakautang sa LGU at i-ensure ang compliance sa safety measures sa LGU. So, yun po yung mga panawagan natin.
Salamat po, Doctor. Na sana, kung hindi na-suspend yung IRR ng EO 79, nire-require kasi doon na all mining companies, present, past, and future ay dapat magkaroon na ng waves, well, accounting and ecosystem services calculation. Para malaman natin, magkano ba talagang kikitain natin, malulugi ba tayo, katulad ng nangyari sa Philips? Sino bang, paano mangyayari sa ekonomiya natin? Paano kung hindi natin makain yung mga isda dun sa Lingayen ko? Yun ang masakit. Dapat ina-account yun. At saka dapat, isama na natin yung impact ng new normal at climate change sa mga nangyayari ito. Kasi sabi ng Phoenix, sobrang ulan. Kaya nag-iba yung TP3. Ang tanong naman, may pagkukulang ba sa infection? Baka structural defect yun. Plus, yun nga, matinig ulan. So, kung isasagawa natin yan, sa mga existing mining ngayon, lalabas at lalabas yan kung anong pagkukulang. Kasi the infrastructure ng existing mining companies was designed based sa business as usual if wala yung impact ng climate change. Diba? Nandun yun sa TOR ng EIA. Ina-account lang yung average climatic events, hindi yung extreme climatic events. So, yun. Salamat po, Father Edo. Nasa linya. Ito na panawagan sa media. Ang nakalulungkot kasi nito, napaka makapangyarihan ni Manny Pangilinan at ng Felix. To the point na pinapalabnaw, o hindi lumalabas, hindi ko alam kung lalabas nga ito eh. Kasi pinapalabnaw, kahit tayo mga kasamahan natin sa simbahan ni Kamisa, sinasabi nila na, hindi nga nakakasakit ang loob yun eh. At yun daw, Felix, maliit lang naman ang impact sa 45. Totoo naman yun. Pero ang impact ng spill, hindi naman doon sa 45 families, doon sa dam, at doon sa mga communities downstream. So, parang niluluto, para maging maliit, para yung spill matabunan at hindi lumabas na malala. Pero diniscuss na sa report, malala po ito, hindi ito biro. Kaya lang sana ay huwag mag-ibabaw yung mga pangyarihang tao para masakripisyo yung kapakanan ng mga taong nagdusan, alalahanin natin marituke, ganyan. Mas malaki ito eh. Pero mga tao panatag, mga tao hindi nagagambala. Kasi niluluto lahat ng mga pangyarihang kumpanya at lalo higit si Manny Pangilinan nasa lahat ng media, nasa lahat na yan. Kaya nakakalungkot kung mismo yung ka-network natin at nasasama pa dito. Sana kung ano yung totoo, kung ano yung makatarungan talaga. Father Edon, yung sinabi nila, pag ikaw ay may cellphone, ikaw ay pro mining. So pag may cellphone ka, pro Felix. Okay, isa protect. Kaya, pwede niya nating sabihin, kung ikaw ay kumakain ng bigas, ikaw ay anti-mining. Hindi ka makakain kung may mining dyan, masisira yung mga food security natin. Ngayon, itong tinala naman sa Felix, hindi lamang sa Felix yan, kasi may ginagawa din silang ganun na mining din sa Tampakan na mas malaki kaysa sa Felix. At mas malaking damage. Kaya dapat mas maingat na pamahalaan dito. Kung nangyari ito sa Felix, ay mangyayari yan sa Tampakan at mas malaki. Sa taas ng bundok yung dam na ilalagay. No? At milyon-milyon na metric tons na nandoon. Madadamay doon ay ang downstream ng mga farmers. Ang panawagan natin sa dalawang kaso, ditong mining saka sa carper, ipatupad lang ang batas. Wala naman kaming hinihingi na iba eh. Ipatupad ang batas ng carper, nandiyan na yan, may extension ng 5, tataposin in 5 years. Nakalagay sa batas, ibigay ang nararapat na budget para dyan. Nakikita namin ang batas ng mining law na 1995 ay hindi makatarungan. Pero hindi na nga na makatarungan, hindi pa napapatupad. May mga bagay din dyan na tulad ng pagpag-monitor na yan na nandiyan sa batas. Hindi na nga ayos yung batas, hindi pa napapatupad. Ipatupad lang yung batas. Pero may mga batas tayo, pero kung hindi naman ipapatupad, paling wala. No, itong eleksyon na dadating, mga mababatas natin, namubutuhin natin. Kung wala naman palang magagawa, kahit na may mga gandang batas, tapos hindi naman mangyayari, no, para sa ano ito? Talagang komedya ito. May pag-aaral din po ang ginagawa, Bishop, sa Tampakan? Marami ng pag-aaral sa Tampakan. At sa sooner than later, ilalabas na rin dito. Yan, malakas din yan. No? Kasama din dito yan. No?
At marami na mga studies na mas worse ang nangyayari. No, kaysa dito sa tatlong kanyang obispo ay hindi lumambot sa isang tampakan na naman. At tatlong obispo doon ay talagang ayaw nila. Nagkaisa yung mga neighboring dioceses doon. Bishop, anong balak niyong gawin dito sa issue ng Adal? Kasi nabangit ni Ms. Nanette na kayo ay malaking haligi. Eh, dati yan. Kasi after ng carpet, nabawasan kayo ng 20 pounds. Di ba? Tatlong araw kayo kumain. Ano, kakulitin niyo ba yun? No, depende na mag-usapan ng grupo. Kaya kasama kami nag-meeting, na nag-uusapan ano yung mga pagkilos na gagawin. Ito magagawa ng bawat isa. At dito kailangan magtulungan. At kailangan din sana namin ng media para painitin itong issue, ipaalam sa mga tao. Kasi hindi nga nalalaman ng mga tao. Kaya walang reaksyon. Bidat, pinapasalamatan natin ating mga ligamanin sa araw nito. Si Kyle Jimmy, si Ms. Nanette, si Bell, si Doktor, si Father Emin, si Bishop Roderick. Pabigil sa ating lahat. Maraming salamat po at magandang araw po.